inyong mga kasama sa panibagong episode ng Kulitan at Kwentuhan kasama ang ating special guests na bibisita dito sa atin sa Showtime All Access Set Visit. Hello people! Siyempre ang magiging episode natin ngayon madlang ka-access dahil ang mga kasama natin ay not one but two champions pagdating sa kantahan. Una dyan, fresh na fresh ang pagkapanalo bilang bagong kampiyon ng Tawag at Tanghalan sa ikalimang taon. Yan po ang future music major ng Carmona Cavite na si Raven Umali. Habang ating ikalawang guest ay ang X Factor Philippines Season 1 Grand Champion and the Soul Supremacy, Casey Tanzinga! Yay! Ganon dapat! Mataas! Ang hirap nga tapatan. Di ba mahirap ako? Ano nangyari sa'yo? Bakit sabi mo kanina, buti na tuloy, parang gano'n. Kasi no, last time ako nandito for hide and sing. Tapos, nag-rehearse na kami. And then, nung nandun na kami sa dressing room after rehearsal. Nakapipili ka na nun? Oo, nag-rehearse na. Feel ko na. Tapos biglang tumawag yun. At nagulat ako, dami ng mga missed calls. Tumatawag si ating Nini. Tumatawag yung handler ko. Tapos biglang, first time ko, na-expose ka. As in talaga yung, hindi ko alam yung gagawin ko, ganyan-ganyan. Tapos, umakyat si na ate, tapos grabe na yung uyak pa sa ate. Okay lang. Part talaga ng trabaho natin yan. Kumbaga, it's only a matter of time before you get the virus. Kasi yung risk na nalabas tayo ng labas and we're around people, ganyan. Pero, yun, napabihis na ako, tapos biglang. Sayang! Fuck up! Pero vaccinated ka na? Yes. Okay. Yes. Wala ka naman naramdaman. Buti na lang, sa lahat ng nag-exposure ko, never ako nag-positive. Yeah. Naging muntikan lang. Ikaw, na-expose ka na ba dyan sa ganyan? Subukan mo na bang ganyan? Hindi ba lang ako, pero vaccinated na rin po. Yeah, very for you, good for you. Very good! Yan ang pinaka-importante. Kanina tinanong ko, gusto ko lang mag-expound ka dun sa payo mo kay Raven. Ano yung, kunwari ah. Di ba, kailan ba yung season 1 ng X Factor? 25. Okay lang yun. O, di ba, 2012 yun, di ba? Before nun, ano yung ginagawa? I was also a student. Oo, nag-aaral ako nun. Pero very thankful ako kasi hindi ako natigil sa pag-aaral. Literal na, I graduated April 2012. May ako nag-call back for X Factor. Sakto. Nakapagtapos lang ako ng pag-aaral tapos rekta ng X Factor. Ang galing naman. Chamba talaga. Hindi chamba. Nakasulat. Yes, itinakda. Iyan. Ikaw naman, anong ginagawa mo bago ako champion? Bago po ako mag-champion, talagang pasukan po namin is 24 August 24. Then, ang sundo po sa akin ng TNT is 24 din po. Parang ganun din! Kaya hindi pa po ako nakapasok ng college po. Ilan pa ako na ba? 19, di ba? So, paano yun? Anong balak mo? Paano to? Paano to? Cover po yung school ko po. Pero, ngayon, madali lang kasi online naman, di ba? Pero, ano? Talagang balance lang po talaga. Oo. Pag-usapan niya ng magulang mo, ha? Para naman. Kasi usually may deal yan eh. Sige, pagbibigyan ka namin, i-pursue yung career. Pero tapusin mo muna yung pag-aaral. Ano yung advice na mabibigay? Ano yung advice mo na winish mo sa sarili mo? Ipaglaban mo pa yung sarili mo. Kasi after winning X Factor, kasi kapag sali ko ng X Factor, ako yung the artist they did not expect na makakapasok. Kasi nung time na yun, 2012, most of the time, ang nananalo pa rin sa mga singing competitions ay mga bumibili, yes, mga power belters, mga ganun. There's nothing wrong with that. Yeah. Pero akala ko kasi dati, yung industry na to, hindi masyadong nag-highlight ng mga artists like me. Yeah. Ganun. So, nung sumali ako, hindi ako nag-expect na manalo, but I was blessed to be part of the show, and yung nga, narinig ng mga tao, nanalo. And then after nun, parang hindi alam ng mga humahawak sa akin or ng kung sino man na hindi nila alam kung saan ako ilalagay. Paano ka i-market? Paano ka i-position? Hindi nila alam kung saan ako ilalagay kasi I did not fit the standard. Mm. Yung
kumbaga, ito yung nire-require nila, ganyan-ganyan. Noong una, pinatry nila sa akin. So, nag-down ka, di ba? Yung mga gown, yung mga gano'n. Nag-rap ako nang naka-gown. Oo, syempre! And I tried so hard na magmukhang talagang proper, magmukhang ganyan, pero the moment I start to open my mouth and sing, talagang nawawala talaga lahat yun. So, for siguro 2 years after that, nagkaroon ng parang disconnect sa mga tao na parang iba na siya doon sa naging KZ na minahal namin. Parang nababaon na yung pagka-artist niya. At ang reason nun is dahil natakot ako dati na pag hindi ako nag-conform sa gusto nila, mawawala ako. Mawawalan ako ng trabaho. I'm not gonna be able to perform and travel and ganyan-ganyan. And natural yan sa baguhan. Yes. Ikaw, anong gusto mong gawin, Raven? Ano yung nakikita mo sa career mo? Okay. Kasi syempre ngayon, makapanalo mo pa lang eh, di ba? Ano yung gusto mong kilalanin ka as what? Ako po, gusto po yung kilalanin po ako as yung mapusong kumanta. Nagkatulad po nila, Ate Casey. Ganun po. Talaga. Para Eric Santos, mga ganun po. Ganun po yun. Iyon yung pet mo. Kailangan meron kong ano, sarili mong atake ha. Para matuto ka kay KZ kasi ngayon. Matututunan mo yan. Oo. Napaaga lang ako pero eventually you will find what it is that you are looking for and what you want to learn. And ipaglaban mo yun. Mm-hmm. Oo. Pero syempre ipaglaban mo din in a way na maiintindihan nila. Kasi minsan di ba ma-misinterpret yun. Oo. Ako ba? I'm sure meron kang ganyan ah. Oo. Lalo na. Ayun yung mga pangato si KZ. May ganun. Oo. Kasi hindi normal sa isang artist ang nagpapabago ng areglo. Oo. Kasi minsan pag, sige, okay na yan. Eh, ako kasi parang minsan, hindi pang gumanda eh. Hindi pang gumanda. So, thankful ako, most of the time naman, naiintindihan at ina-apply. Pero may mga times talaga na, ako lumaki na yung ulo niya kasi anong papabago, ganyan. Oo. So, mangyayari talaga yun. Pero importante na matutunan mong i-address yung sitwasyon in a way na maintindihan nila at the same time, mabibigay mo yung gusto mong mangyari. Ano din? May gusto pa kayo i-plug? Ano ko? Ang hindi nalang po, make sure to follow me on my social media account. Para ganyan lang po. Casey Tendingan, sa mga kumamay niya, ano, 30 years. Uy! Ikaw, Raven? Ako naman po, ako ngayon po. So, mag-strip po sa October under Polaris and may i-release din po ang songs. Wow! Congratulations sa inyo! Thank you so much for guesting! Okay, this time may ipagkulitan tayo sa kanilang dalawa dito para sa challenge yun na song numeration! Okay, simple lang po mechanic sa ating song numeration challenge. Magpapanggit ako ng pangalan ng artist or singer, pwedeng local or international. Tapos may 5 seconds kayo para magbigay ng sagot. I-name nyo lang lahat. Kunwari, sinabi ko, Eraserheads! Magsabi ka ng song ng Keyheads, song. We have 5 seconds each to do that. Hindi mo kapag-name, talo. Parang hirap patuloyin ko. Para lang malinaw, hindi ako yung pumili ng mga to, ha? Sir Obi Alcacin. Sa kanya. Oh my gosh. Ikaw saan? Tama. Hanggang ngayon. Ito sabi nila ko sa ito. Tabako na best. Pero hindi si, ano yun, si Amy Wow yun. The Great Unknown. Kilometro. Sa iyo. Kailan, di ba? Ang sayang mo!
yun dun sa napanood mo eh, nag-concert siya eh. Dun sa yun dun sa kakuha na, no? Oo, pinata niya yun eh! Huwag nga kayo! What's not for easy? Michael Jackson! Sobrang grabe to. Ito talaga. Vice ganda, so. 5, 4, 3, 2, 1. Alam mo yung na-better ka kasi yun yung pinrepare ko sa mulang. Para. Tapos na rin sa sobrang chum-chum niya. Congratulations, baby! At dahil dyan, ang punishment natin para kay KD dahil siya ang matalo ay face dance. Meron yata kaming TikTok eh. like ka, meron din kami. So, thank you so much. Again, it's bye-bye time once again. Mga madlang ka-access, pero kita-kits ulit tayo next time. At abangan kung sino ang susunod na makakakwentuhan at makakulitan ko. Ako po si Jukes para sa It's Showtime All Access.